Tope, kahit pumunta ka dito, hindi na magbabago yung desisyon ni Mama. Malas ang charm ko, Cash. Bigyan mo lang ako ng chance para makapag-explain kay Tita Romina and sure ako na papayag siya na makasama ka sa akin sa music fest. Napakakulit talaga. Parang naman kasing ayaw mo naman talaga akong samahan eh. Wala tuloy akong cheerleader. Hindi, Tope. Gusto ko talagang pumunta sa music fest. Kailangan ko lang sundin si Mama. Dami na niyang dinadala ngayon, ayoko nang dumagdag pa. Tama ba yung nandinig ko? Wala pa rin tiwala sa'yo si Tita Romina. Tope, tatawagan na lang ulit kita. Wala, hindi ko rin naman siya masisisi. Galit ka? Eh, bakit sa'kin ka nagagalit? Ako ba yung pumipigil sa'yo na pumunta sa music fest? Alam mo, kasi sometimes I pity you. Nakuha mo naman na lahat. Pero yung trust ng sarili mong mom, hindi. Nakuha mo yung awards, yung job, si Christoph. Pero yung trust niya, hindi eh. This is not about trust, Morga. Nagkikare lang sa akin si Mama at hindi ko mamasamain yun. Some things never change, Cassie. At mukhang dead set si Tita Romina na ikulong ka. Carlos. Oh, paaga ka naman. Niready ko na nga pala yung mga pambahay mo. Lahat yan komportable pag sinuot. Let me help you. Kaya ko ito. Hindi na ako bata. I know, pero gusto ko lang gawin para sa'yo. Gusto ko itong pagsilbihan. Oo nga pala, merong conference yung Camila and I was thinking, sumama ka sa akin. Saglit lang naman yung conference and we can stay in a hotel or maybe like find a place close by to the area of the conference. Okay lang ba sa'yo yun? Danila, meron akong negosyong inaasikaso. Kailangan ako doon. Tsaka sa paanong gagawin ko doon sa conference yun habang wala ka? Ano, tutunga nga ako? Maghihintay? Carlos, why are you being like this? Akala ko ba okay na tayo doon sa problema natin? Okay? Tayo? Akala ko naman na nanaginip ako. Totoo pala. At galing sa inyo ulit. My God. Anak, may pinag-uusapan lang kami ng daddy mo. Okay. I'll be quick na lang para naman hindi ako nakaka-istorbo sa away nyo. Mag, hindi kami nag-aaway ng mami mo. Alam mo, Dad, I'm still hoping na totoo yan every time na sinasabi nyo. Anyways, nandito ako para magpaalam para sa Summer Music Festival. Yearly naman namin yung pinupuntahan ng mga friends ko, so I'm sure papayagan nyo ko, di ba? Of course, baby. And that's good news for us too, Carlos. Bakit naman? Well then, meron ng event na pupuntahan si Marga. Hindi na natin siya iisipin. She'll be in good hands kasama mga friends niya. And tayo, we can have a good time sa conference. That's great! Dad, samahan mo na din si Mommy. Don't worry, kasi kasama ko naman yung mga friends ko the whole time. And safe yung place. Galing, Marga. Hindi pa ako tapos sa pagpayag sa'yo. Mas maganda kung may kasama ka matanda. Tatawag ako si Gino para samahan ka. But Dad... Marga, please. Fine. Basta Daddy, samahan mo na si Mami sa conference. Mahirap naman yun. Mag-isa lang siya sa conference. Okay. Okay. Yay! Thank you, Daddy. Ako na yung tatawag kay Tito Gino. Thank you ulit. Good night, Dad. Bye, Mom. Saan galing? Sa trabaho. Wala ka nga sa factory kanina eh. Oo, pahinga ako ngayon eh. Saan galing? Sa factory o sa opisina? Sinusundan mo ba ako, kuya? Sagutin mo ang tanong ko. Galing ka ba sa opisina ng Camila? Ano bang gagawin ko doon, kuya? Baka naman namamalik mata ka lang. Sa factory ako galing. Tol, dikit tayo, di ba? Tinutulungan kita.
Nakakulong ka, inilalabas kita. Ano pa ang pinupunta mo kaya? Don, huwag mo akong subukan, traitor. Baka makalimutan kong kapatid kita. Yes! Kain ka muna ko, Lars. Aray ko, Lars! Ano ka ba? Ikaw talaga, bakit pati kamay ko kinakagat mo? Ikaw talaga, Lars. Mas masarap pa sa pagkain. Ay! Pasensya na, nabangga. Problema mo? Na-store mo kayo. Ha? Kung ayaw mo yung nakikita mo, masok ka sa kwarto. Nga pala, nakahanap ako ng ano, ng pwedeng rentahan ni Jessa. Mura lang yun. Kayang-kaya mo yun. Hindi ka mabibigla sa pambayad. Eh, total naman, ikaw naman gumagastos kay Jessa, di ba? Nagbibintangan mo ba ako ng humutot, Mirna? Natanggap ko lang naman yung binibigay ng asawa mo eh. Sa dami ng nangyari sa atin, Mirna, sa akin ka pa talaga may malaking galit, ha? Eh, bakit hindi nila ikaw mag-renta nung nakita mo? Para timing na kami dito. Teka lang, Kulas, ha? Asawa mo ang paaalisin mo rito sa bahay na to kaysa dyan sa kapit mo? Anong klaseng pagdedesisyon to? Aalis si Jessa kapag handa na siya. Hindi dahil gusto mo siyang palisin. Ha? Yes, 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 yes. Isa pa lang natin, eh. Masarap ng nabili mo, ha? Nabili ka lang ako. May inihaw dun sa labas. Cassie? Po? Buti na lang hindi ka patulog. Bakit po? Maaga kasi ako aalis bukas at baka tulog ka pa. At gusto sana kitang makausap. Anak, gusto mo ba talagang pumunta sa music festival na yun? Sana maintindihan mo na hindi kita pinayagan dahil nag-alala lang ako sa'yo. Yun lang yung dahilan ko. Wala kasi ako doon para pantayan ka at hindi dahil sa wala akong tiwala sa'yo, anak. Opo, Mama. Naiintindihan ko naman po yun. Kasi, dalawang nanay kasi ang nasa katawan ko ngayon. Yung isang nanay gumagana, yun yung pagiging strict ako. Yung pinagbabawalan kita. Naisip ko lang na dapat ko pakinggan din ang isang nanay na nasa katawan ko. Kaya gusto ko, anak, ma-experience mo yung mga bagay na dapat naranasan ng isang kabataan na kagaya mo. Dahil itong mga nangyayari sa pamilya natin ngayon, hindi to normal para sa isang bata. Pero mga ganitong bagay, ang mga dapat mong maranasan. Thank you, Mama! Sobrang siya ko po kasi makakapunta ko sa event. Oh, Cassie, makinig ka kay Mama. Alam mo ang mga bawal at limitasyon mo. At papasama ko sa'yo si Tito Neil para mabantayan ka at magiging panatag ang loob ko. Okay? Okay po, Mama. Thank you, Mama. I love you po. I love you too, Cassie. Naging mabuti kang anak at deserve mong pagkatiwalaan kita. Hmm? Enjoy ka dun, ha? Thank you, Mama. I love you. I love you, love you. Enjoy for me. Hello, Gino. Hello, kuya. Nakausap mo na ba si Marga tungkol sa music fest? Ay, hindi, kuya. Kinausap ko na siya, ha? Kahit ayaw niyo sumama ka, pumunta ka na lang. Wala naman magagawa yun pag nandun ka na eh. Eh gusto na ata talaga maging strong independent woman ng baby natin eh. Kaya ayaw na magpa-chape ron. Sa Gino, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko kay Marga, ha? Oo, sige kuya. Wala pong problema. O, tara na. Umuwi na tayo. Ngayon pa kipi eh. Balik ka na pa. Halos maaga pa bago mag-start ang conference. Maraming pa tayong pwedeng gawin. How about some drinks? Para naman matanggal ang stress natin. What do we have here? We can
can just stay here, Carlos, para makasama kita. Pero nandito tayo para sa conference. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako alis dito. Sino, Carlos? How about we sit where it's comfortable? How about here? Mahal na mahal kita, Carlos. And it's okay, hindi mo kailangan sumagot ngayon. Nasa tabi lang kita sa pantayon. Sige, sagatin mo na yan. Maka-importante yan. I'll be back. Oh my God, thank God naman, Danny girl. Sinagot mo na yung phone. Nag-aalala na kaya ako kung nakarating kayo ng hotel? I can handle myself, Savannah. Siguraduhin mo lang na importante yung sasabihin mo sa akin para itigil ko yung moment namin ng asawa ko. Okay. So, hindi ko naman alam na game pa rin naman pala yung hobby mo sa'yo. Savannah! What? Well, anyway, magsa-start na raw yung conference in 30 minutes. So, kung ano man yung ginagawa nyo dyan, tapusin mo na agad. Ha? Mga 15 minutes para naman makapag-freshen up ka pa. Wala na nga yung moment. Natigil na. So quit it. Ano pa, Savannah? Ano ba nangyayari sa kumpanya? May unusual ba nangyayari? Well, nothing new. Pero, katakataka lang na may isang tao na nag-leave din ngayon kagaya mo. Si Romina. What? Ano daw ang rason? Well, ang chismis, may bibisitahin lang daw sa probinsya. Hindi ko naman alam kung sino. Well, then, alamin mo. Dahil sigurado akong importante ang lakad niya para iwanan niya yung kumpanya. Well, malay mo naman. Relatives niya rin talaga. Just follow my orders, Savannah. Check lang ako, pero paalis na rin. Tsaka, I don't think maling opisina ang napasok ko. Ang bilis mo naman yata ang makalimot sa amoy ng amo mo. Hindi mo na matandaan kung saan yung kwarto niya? Amoy? Di ba tuta ka ni Daniela? Okay, wait. Sino ka para pagsabihan ako ng tita? Huwag mo nga akong itulad sa'yo. Kuting ni Romina. Kasi, face products ko pa lang, tatlong buwan mo ng sweldo. Oh, baka panahon na para palitan mo, no? Mukha kasing hindi effective, eh. Lumabas ka na nga. Ako naman niya, nagkakrak na yung mukha mo sa galit, eh. Disgusting. You know what? I'm gonna stay here until I wanna stay here. You don't tell me what to do. Baka ikaw, may alam ka kung nasan si Romina. What do you know? You need to tell me, what do you know? Wala kasi akong buto dito para ipakain sa yung aso ka, eh. Sabihin mo nga dyan sa amo mo, huwag na kayong manggugulo dito sa kwarto ni Romina. Pabalik-balik kayo dito. Ang dami-dami yung kanon. Ha? Ganon? Aso? Aray ko! Aray ko! Aray ko! Sinasaktan mo ko? Yun! Aray ko! Aso? Kadiling ka! Hello, Danny girl. Alam ko na kung saan pupunta si Romina.
La Ia Batatas. Wala pa din ba? Wala pa din. Ubus na yung oras natin sa paghihintay. Paano pa kayo sa biyahe? Jepoy, kunting tiis lang. Tumina, kasama naman ang mga bata si Neil. Eh, sakaling mag-enjoy sila at hindi makapag-update sa'yo or mag-text, eh, huwag ka mag-alala, meron pa rin naman nakabantay sa kanila. Sigurado naman ako na hindi siya pababayaan ni Christoph Bernard. Buti pala, pinayaga mo si Cassie sa event nila. Kahit na alam mong malayo at saka medyo mahaba yung oras na mawawala siya. Ayokong tanggalan ng pagkabata si Cassie. Madami pa siyang kailangan ma-experience at ma-explore at yun ang gusto kong ibigay sa kanya. Bawi ko na din na bilang hindi ko may bibigay sa kanya ang katotohanan na kukumpleto ng pagkatao niya. Kaya nga kita tinutulungan eh. Para rin matuldukan na itong issue na to. Hindi lang ako, pati si Christoph na laging nasa tabi ni Cassie. Huwag ka mag-alala. Mapagkakatiwala na anak ko. Wala kang dapat ikabahala. Excuse me. Hello, Bonita? Romina. Pumasok si Savannah dito sa opisina mo nang walang pasabi, ha? Nahuli ko lang siya dito sa loob. Ano? Anong nagagawa niya dyan? Inaalam niya kung nasan ka. Pero wala akong sinabi. Pero sigurado ako na nag-report na yun dun ngayon sa amo niya. Hoy! Dami mo nalang. Saan ka pupunta? Magbabakasyon. Alam mo, kuya, kailangan mo rin para medyo ma-relax-relax yung katawan mo. Para hindi ka laging galit. Magkasabi na lang ako, kailangan ako babalik. Ay, teka, may nakalimutan lang ako. Bakit? Kailangan mong gumawa ng paraan para mapigilan si Romina. Aalis siya. Saan na siya pupunta? Somewhere in Batangas. Mukhang nagkakalkal na naman ng basura at tagang yan eh. Sige, ako nang bahala. Oh, ito na, kuya. Aalis na talaga ako. Totoo na to. Alvin, saan ka pa pupunta? Parang excited na excited ka. Batangas. Talaga? Tato, ha? Ha? Tapos, yung mo kong lolokohin? Ha? Ganito gagawin mo sa akin? Ano? May sasabihin ka ba sa akin? Ano ba yun? Tapos mo telepono. Telepono! Password. Password! Naintindihan mo? Lahat ginawa ko para sa'yo, Alvin! Hindi kita pinabayaan makulong! Tapos ganito ang susukulihin mo sa akin! Rico rito. Ha? Anong pinag-usapan niyo ni Robina? Ano? Sa Batangas, ipapuntaan si Robina sa nurse. Yung nurse ang nakakita. Sa kanya nang dinala siya labit sa ospital. Nawala pa siyang malay matapos sumirasa. Bakit pa kinatawagan mo pa ako? May nalaman ka pa bang iba? Napakakalmado mo naman tao para humarap sa malaking problema ngayon. Pwede ba? Hector, huwag mo na akong pag-isipin sa mga pinagsasabi mo. Ano pa yun? Kaya pupuntang Batangas si Romina. Dahil meron siyang hinahanap na testigo doon. Palapit yon kay Robert. Hindi basura ang nakakalkal ng tagamo. Eh, ano bang tinatawag-tawag mo sa akin? Do something! Pigilan mo na si Romina! Habulin mo siya! Sinasabi ko lang sa'yo para... Sandali. Bakit ako lang ang kikilos? Akala ko ba partners tayo? Di magtulungan tayo? Yes, we are partners dahil babayaran ko kayo. Kaya ano pa bang nireklamo mo? Just go, we're running out of time. Talaga nagmamadali ka? At ayaw mong malaman ni Romina ang sikreto mo? Pwede, samahan mo ako. Maghintay sa hanggang. Hindi nga. Hindi nga ako
pwedeng sumama. I'm with my husband, for Christ's sake. Hindi ko siya pwedeng iwanan dito. Kapag hindi ka dumating, hindi ako kikilos. Pasensyahan na lang tayong dalawa. Ikamusta mo na lang ako sa tatay mo. Dahil pag nalaman ni Romina ang totoo, siguradong hindi titigil yun hanggat hindi kayo magkasama sa impyerno. Daniela, sino kausap mo? Sa conference. I'm sorry, hon, pero... Ayos lang. Kaya na tayo, nagugutom na ako. Christoph! Pupunta ka na din sa Music Fest? Oh, nagpaalam na ako kay Sir Rocky. Ako din ay magpapaalam na kay Sir Rocky. Gusto mo sabay na tayo? Mahaba din kasi yung biyahe eh. Para hindi tayo mabore. Alam din naman natin parehas na hindi makakasama si Cassie. So bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Tope! Cass? Kasi papasok ka na din sa trabaho? Well, see your goodbyes na. Kasi papunta na kami sa fest eh. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko naman si Christoph. Bakit naman ako magpapalam kay Tope? Hindi ka pinayagan, di ba? Too bad, Marga. Hindi natupad yung wish mo eh. Pinayagan na ako ni Mama na sumama sa music fest. Kasama ko pa nga si Kuya Gina at Tito Neil eh, para maging chaperone natin. At balak mo pa kaming takasan, ha? Eh, buti na lang sinabihan ako nito ni Neil. Alam mo namang magagalit si Kuya kapag nalaman wala kang kasama. Tito Gino, sasabihan naman dapat talaga kita. Pero naunahan lang ako. Papaalam ba talaga? Eh, para paalis na nga. Sorry, ano yun? Wala, baby girl. Ang sabi ko, tara na. I'm so happy you're here, Cass. Kalingan mo, ha? Yes, coach, yes. Matatrabi pa tayo. Let's go pa, Mangking. Paaro pa ako dun. Pag-skinny. Yung Kuya Carlos mo. Ang dami pa kung ano mo ang sinasabi. Yun naman pala susunod sa utos ko. Nasaan ba siya ngayon, Tay? Sumama kay Daniela. Lumabas sila. Silang dalawa lang. Mukhang masusundan na si Marga. Talaga ba, Tay? Wala naman problema, Jude. Mag-asawa sila, no? Sa bagay. Oo. Pero excited akong masusundan na si Marga. Walang galang lang. Oh. Nakita niyo po ba itong bata na to? Si Mikoy yan, ah. Mikoy! Mikoy! Kaano-ano po ba kayo ni Mikoy? Chewin niyo ako eh. Tagal ko siya hinahanap. Bakit po, Mangulas? Oh, may kaharap sa'yo. Tiyuhin mo raw. Oh! Diretso na ba tayo? Oo, bilisan mo na, Jepway. Paano si Alvin? Akala ko ba sasama mo siya? Bernard, iba na ang sitwasyon ngayon. Nalaman ni Savannah kung saan tayo pupunta at sigurado kung alam na ni Daniela. Baka nga si Daniela pa nag-utos nun eh. Mga aliporis niya yun. Bakit naman niya gagawin yun? Hindi naman alam ni Daniela na pinapahanap yung nurse naman. Hindi ko alam. Pero sigurado ako na si Daniela ang utak ng pagpapagahasa sa akin. Kaya gagawa yun ang paraan para hindi ko malaman at mahanap yung tao pitutusan niya. Dahil yun ang makakapagpabagsak sa kanya. Kung gano'n, kailangan na natin bilisan. Baka mamaya, maunahan po na tayo. Diyan po, bilisan mo na. Please.